maraming salamat, Panginoon, muli sa hapon na to. Panginoon, na tunay nga, Panginoon, na kayo ang mamuna sa aming pag-aaral, Panginoon. We already have a background of what Joseph is, kung sino siya, Panginoon, kung anong ginawa niya at anong ginawa niyo, Panginoon, sa kanya. Okay, nandito lang kami ngayon, Panginoon, upang reviewin, Panginoon, ang mga pinag-aaralan namin. Panginoon, ang iba sa amin ay nahiya, Panginoon, iba-ibang mga emotions, Panginoon, ang naramdaman namin ng binabasa namin. Tunay nga, Panginoon, kayo ang pumilo sa amin, magbuksan niyo ang aming pag-iisip, ang aming puso, Panginoon, at tanggapin, Panginoon, kung anong ibig mong sabihin para sa amin sa mga oras na ito sa inyong mga salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, now, okay, Joseph, tayo ngayon, ano, ang pinamagatan ko ito, God's plan. No, ang plano ng Panginoon, no? Patingin niyo, may plano po ang Panginoon sa inyo? May plano kaya ang Panginoon sa atin? No? Ayan, no? Ang maganda niya, ano? Personally, may plano ang Panginoon sa atin, ano? We are wonderfully and fearfully made, sabi ng Psalms, di ba? Ginawa tayo ng Panginoon, ano? At we have a purpose, yun yung inaaral natin ngayon, ano? Yun yung inaaral natin, ano, yung tuwing sa mga messages, nandun ngayon tayo kay Pastor Ace, di ba? Yung ating origin, yung ating destination, nadulo yun. Ano yung nasa gitna nun? Morality and meaning. Meaning. Yung meaning that is purpose, ano? Anong purpose? Okay, no? Makinig lang, okay? Pag nandito, dapat makikinig. Okay? Now, God's plan, no? Genesis 37. Pag narinig yung Genesis 37, ito'y tungkol sa... Okay, actually, tungkol to kay Israel. Pero eventually, on 37, tungkol na siya sa kanyang anak. No? Sino yung anak niya? No? Si Joseph. No? Ang ganda niya. No? 37. Tapos, nagkaroon ng 30. Actually, 38. Yung 38 ay na-focus naman kay Judah. Di ba? No? Namatay yung asawa ni Judah. Tapos ano nangyari? Nagkasala siya, di ba? At eventually, nagkaroon siya ng anak sa kanya. Ano niya yun? Ano? Ano niya? Manugang. No? Tagalog. Okay. Ano niya yun? Anak niya yan sa asawa yun ng anak niya, no? Si Tamar, no? Now, in that case, tapos pagdating na 38, 39, hanggang 50, no, makikita natin yung plano ng Panginoon, no? Sa lahi ni Israel, no? At may ginamit ang Panginoon, di ba? Para mangyari ang kanyang plano. So, ngayon natin, pupunta ngayon tayo, no? Sa ating text, no? Kinuha ko lang to in particular, no? Kung paano niya, no, in-execute yung kanyang plano. Okay? Basahin po natin. Babasahin ko yung first. Kayo susunod na magbabasa. So, sa Genesis 41, 28 to 42. Okay? Babasahin ko yung 28, kayo yung 29, and so on and so forth hanggang matapos tayo. Tumayo po tayo. Basahin po natin. Okay? 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 Basahin po natin. Makinig po, mga bata. Tayo, makikinig, no? Huwag maghahampas, hindi kailangan maghampasin, no? Tayo lang. This is the thing which I have spoken unto Pharaoh. What God is about to do, he showed unto Pharaoh. Behold, there come 7 years of great plenty throughout all the land of Egypt. And there shall arise after them 7 years of famine. And all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt, and the famine shall consume the land. And the land shall not be known. And the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following, for it shall be very grievous. And for that the dream was doubled unto Pharaoh twice. It is because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass. Now therefore, let Pharaoh look out a man discreet and wise,
and set him over the land of Egypt. Let Pharaoh do this, and let him appoint officer over the land, and take up the fifth part of the land of Egypt in the 7 plenteous years. And let them gather all the food of those good years that come, and lay up corn under the hand of Pharaoh, and let them keep food in the cities. And that food shall be for store to the land against the 7 years of famine, which shall be in the land of Egypt, that the land perish not through the famine. And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants. Okay. 38, and Pharaoh said unto his servant, can we find such a one as this is? A man in whom the Spirit of God is? And Pharaoh said unto Joseph, forasmuch as God hath showed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art. And thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled. Only in the throne will I be greater than thou. And Pharaoh said unto Joseph, see, I have set thee over all the land of Egypt. And Pharaoh took up his ring from his hand, and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in vesture of fine linen, and put a gold chain about his neck. Okay? Diyos sa magpala sa pagbasa ng kanyang salita, tayo po ay pwede na umupo. No? Okay, reviewin natin, ano? Paano nangyari ito, no? Actually, nung pinatawag na si Joseph nito, eh, di ba? Pinatawag na siya, eh, no? Pero, tignan natin, mag-ano tayo, no? Traverse back tayo, babalik tayo sa unang-una, sa 37, no? Kasi maganda yun para makita natin kung ano ang, paano nangyari ito? Paano siya napunta sa ganitong sitwasyon? Paano si Joseph napunta sa ganitong sitwasyon? Kaharap niya na yung pero. At nagbibigay na siya ng plan. Ng plano. Di ba? Okay, no? Tignan natin. Ang bagitate, background tayo, no? Si Joseph ay 17 years old. Okay? 17 years old si Joseph, tama? Okay. Sino 7? Si Ate Jamie, no? I-imagine ko, ano ang tsura ko nang ako ay 17 years old, ako ay first year college nun. Nung 17 years old ako, first year college na ako nun. Actually, pwede na akong mautusan kahit saan. Di ba? Pwede na akong pumunta sa Santa Mesa, ng Manila, no? Actually, fourth year pa lang ako, nagagawa ko na yun, ano? Nautusan na ako, lalo na kami, taga-Cubao kami, no? Yung Cubao nun, parang sari-sari store ko lang. Pag inutusan ako ng nanay ko, dalawang mahahabang block lang, nasa Cubao na ako, nasa alim, nasa 18th Avenue kami, lalakad lang ako ng Del Pilar, no? Pahaba yun. Tapos 15th Avenue, after that, Alimol na. No? Yun yung area ng Cubao, no? Kaya nautusan ako ng nanay ko, no? Ang ayaw ko lang, pag inutusan ako, no? Paisa-isa. Minsan nagagawa ko rin sa anak ko yun, no? Pag isa-isa, no? Nyari, bumili ka ng suka, tapos mamay, pagbalik mo, dala-dala mo yung suka. Ay, nakalimutan ko, ba't bumili ka rin ng ano? Paminta. Meron mga maliliit yan, ano? Sa sari-sari store nakikita. Pero, sa Cubao, mga kita mo ito, lahat, ano? No? Pagka balas, bibili ka ng ilaw, doon ako umupunta sa Cubao, no? Lahat yun. Kasi lalo na doon, meron pa doon diko, no? Lahat ng mga electronics, nandun yun, pagdating mo sa farmers. No? At si Joseph, okay, ay mahal, no? Love siya ng kanyang ama. Okay, tingnan natin yung 37. Buksan ngayon natin yung 37. Gusto ko, babalikan natin, no? Okay, maganda ng story ni Joseph, eh, no? Binabalikan ko ito, naiiyak ako dito, eh. May part dito na nakakaiyak, eh. No? Sa kwento ni Joseph. Tingnan natin. Sabi doon sa 37, verse 3, no? Mahal daw siya ng kanyang tatay, no? Diba? Mahal ba kayo ng tatay nyo? Ano yung nasabi? Mahal kayo ni tatay?
Okay, si Joseph, no? Meron ditong particular kahit sa kanya, no? Sa 37, sabi dito, Genesis 37:3. Now Israel loved Joseph more than all his children. No, mahal siya, no? Sa lahat ng kanyang mga anak because he was the son. Okay? The son of his old age and he made him a coat of many colors, no? Dati napakahirap gumawa ng ang damit dati para magkaroon ka gagawan ka ng tatay mo. Ganun dati yun, no? At bago ka magkaroon ng damit na many colors, no, imagine mo, no, iba-iba yung mga kukuhanan niya noon, iba-ibang kulay. Hindi siya madali, no? Kaya dati, pang makikita mo, ang damit ay plain lang. Kung yan ay brown, brown yan. Kung yan ay puti-puti yan, no? Pero pag yan ay iba-ibang kulay, ibig sabihin, pinaghirapan gawin yun. Hindi ganun lang yun. No? Ibig sabihin, ganun siya kamahal, ano? Binigyan siya, no? Kung sa panahon natin ngayon, yan ay expensive na bagay. No? Binigyan ka ng expensive na bagay ng tatay mo. Na hindi yan binibigay sa mga ibang mong kapatid. Okay? Mahal siya ng tatay niya. Okay, ito nga yun ang problema. Yung sumunod. Mahal siya ng tatay niya. Hated naman siya ng mga brethren niya. Mga kapatid niya. Tingnan natin sa 4, sabi doon, no? Bakit daw galit sa kanya mga kapatid niya? And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. Okay? Ang parang ano na, ironic, ano? Mahal ka ng tatay mo, pero galit sa iyo mga kapatid mo. No? Ang hirap ng ganun sitwasyon, di ba? Mahal ka ng tatay mo, pero galit sa iyo mga kapatid mo. Kasi sinusumbong niya eh, di ba? Sinusumbong niya yung mga kapatid niya pag may mga ginagawang mali, no? In this case, si Joseph ay binigyan ng Panginoon ng vision through dreams, no? Ang maganda sa kanya, binigyan siya ng Panginoon, ano? Ginamit siya ng Panginoon, no? Binigyan siya ng special na capability, no? Sarap nang bigyan ka ng Panginoon ng special na capability, no? Ano to yung capability na to, no? Sabi dyan, sa verse 5, no? Sabi dyan, and Joseph dreamed a dream, and he told his brethren, and they hated him yet the more. Binigyan ka ng capability ng Panginoon, pero itong capability na to, ay lalong pang nagalit sa iyo, mga kapatid mo. Ang hirap nun, di ba? Kunyari, ikaw ang pinakamatalino sa inyo. Nainggit lalo sa iyo mga kapatid mo. Ikaw ang pinakamatangkad. Ikaw ang pinakamakinis sa mukha. Di ba? Yun minsan yung mga nagiging ano na magkakapatid eh, di ba? Kailangan bang ganon? Hindi. Okay, dalawa yung dream niya. Okay, nandito yun, you know? Yeah, yung sheaves, no? Dalawa yung dream niya. Yung una, yung sheaves, no? Nag-obedience yung mga kapatid, yung mga sheaves ng mga kapatid niya, no? Tapos, yung pangalawang dream naman niya ay mga stars. At saka moon and the sun, no? Na, ano rin na, obedience din sa kanya, no? Grabe yung dream niya, no? Okay? Bata pa lang tayo, no? Binibigyan na tayo ng dream ng Panginoon. No? Ito yung equivalent ng ating pangarap. May pangarap tayo. Binibigay yan ng Panginoon sa atin. Diba? Bata pa lang tayo, may pangarap tayo. Okay? Now, in that case, no? Yan siya. Send him to Shechem. Okay, ito na. Utosan na. No? Shechem. Nasaan daw yung Shechem? Shechem. So, ano yan, ano? To see whether it be well with thy brother and well with thy flocks. No, inutusan siya ng tatay niya. Okay? Ito na, utusan, ano na, na pag inutusan tayo, okay, madalas, ayaw natin. Lalo na pag may ginagawa tayo. Lalo na pag naglalaro tayo, busy tayo sa isang bagay. Ayaw natin utusan. Sino yung gustong utusan palagi? Wow, ganda tayo, no? Okay, ha? Dapat, ganun na. Handa tayo.
sumunod. Pero si Joseph, tingnan natin kung ano yung kanyang attitude. Pag inuutusan siya ng tatay niya, actually, inuutusan siya ng tatay niya pumunta sa mga kuya niya na galit sa kanya. Inuutusan niya eh. Ano sabi dyan, ano? Tingnan natin. Sa 13 and 14, sabi dyan. And Israel said unto Joseph, do not thy brethren feed the flocks in Shechem. Come, and I will send thee unto them. And he said to him, here am I. Okay, ibig sabihin yan, nandito ako tatay, ready ako. Ganun ang attitude niya, no? Ay tatay, yung layo nun eh. Mabuti kung meron ng car. Kung meron ako sariling kabayo. Lalakarin ko yun eh. Mag-isa lang ako. Di ba? Pero hindi yun ang sagot ni Joseph. Ang sagot ni Joseph ay, here am I. Ready ako, tatay. Yan ang attitude ni Joseph. No? Saan yung Shechem? Actually, ang layo nun eh, no? Sila ay nasa Hebron. Nasa Hebron sila. Kita niyan? Ito yun, no? Ito yung Hebron. Yan, malapit yan. Ito yung Dead Sea. Ito yung Sea of Galilee. Ito yung Hebron. Ganyan, nandito yung banda yan. O, yan siya, oh. Ito yung Dead Sea. Lalakad siya niya, no? May binasa ko mga, ano daw yan, 27 kilometers. Gaano kalayo yun? Pag galing sa bahay, pumunta ka ng Robinson's Galleria, no? Via Waze. Yan ay 25 kilometers. Mula ng Muntalban hanggang Robinson's Galleria. Lalakarin mo. Ortigas. Ortigas. Yun daw yun, ano? Titignan lang natin, no? Yun lang, estimate lang yan, ano? Ganyang kalayo. Pagdating niya ng Shechem, wala din yung kapatid niya. Nasa Dotan. Ay, kung ako lang yun, naku, tumagalit sa akin, bahala sila. Hindi ko sila nakita. Ibalik lang sa amin. Sabihin ko na lang, okay sila. Oo, oh, sabihin ko sa tatay ko, tay, hindi ko sila nakita eh. Wala sila doon eh. Dahanap ko sila doon, wala sila doon. Bumalik na ako dito. Pero tinanong niya. Pero hinahanap niya doon, no? Hinahanap niya at may mabuti na lang. Meron na lang pagsabi sa kanya kung nasaan yung mga kapatid niya. Narinig daw nila na pumunta sila ng Dotan. Lakad na naman si Joseph. Ang layo nun. Kung ikaw ay masamang kapatid, galit nga sa akin yung mga yun eh. Wala nga sa akin pag-ibig yung mga yun eh. Bakit pupuntahan ko sila? Nakalamin ko na dapat mabuti sila. Pero si Joseph, ang ginawa niya, pinunta niya ng Dotan. Let's go to Dotan. Sabi niya, no? Ikaw lang mag-isa, pupunta ka ng Dotan. Okay? Now, ito na. No? Mabuting intention niya, alamin niya kung mabuti ang kalagayan ng mga kapatid niya. Pero tingnan natin kung ano ang iniisip na kanyang mga kapatid. Okay? They conspire. No? Nagkaisa sila. No? They plan to kill him. Patayin siya. Papatayin ka? No? Imbis pag-ibig yung igaganti mo sa kanila dahil alamin mo na pag sila ay mabuti, nasa mabuting kalagayan sila at saka yung mga herds. Pero, yung mga kapatid niya, baliktad yung isip. Imbis na, nung makita siya, ay, ang biting kapatid natin, mabuti na lang, pinuntahan tayo ng kapatid natin, ang bait talaga nitong kapatid natin eh. Hindi ganun. Ay, dito na itong dreamer na ito, patay ito sa atin, papatayin natin ito. Yung hulog natin ito sa bangin. Huh? Ganun ang isip nila. No, basahin natin, no? 37, 38. Okay? Sabi dyan, 37, 18 to 20, sabi dyan. And when they saw him afar off, malayo pa lang, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him. Papatayin siya. Nakita mo, kita-kita kasi siya eh. Bakit? Kasi suot niya yung
coat of many. Damit niya na with many colors. Kitang-kita ka nun eh. Okay? Nasaan na tayo? 20. Come now, therefore, and let us lay him and cast him into some pit, and we will say, some evil beasts have devoured him, and we shall see what will become of his dream. Ah, itong gusto niya eh. Panaginip ka pa. Ito gusto mo eh. Ibibigay namin sa iyo. Papatayin ka namin at ihuhulog ka namin sa isang pit, sa isang bangin. Okay, buti na lang meron pang isang kuya. No? May isang pang kuya, kasa lang yung kuya na to, takot din. No? Sabi dito, Reuben planned to save him. Yes. Tingnan natin sa 37:21-22. 37. At least meron pa siya makampi. Yung pinakapuyang-puya niya. Yung pinakamatanda. Okay, sabi dyan. Okay, 21 to 22. And Reuben heard it, and he delivered him out of their hands, and said, let us not kill him. Huwag natin siyang patayin. Sabi niya. And Reuben said unto them, shed no blood, but cast him into this pit that is in the wilderness. And lay no hands upon him, that he might rid him out of their hands, to deliver him to his father again. Okay? Yung pinakamatanda, dapat siya ang pinakamay authority doon, pero takot siya. No? Takot siya. Bakit siya takot? Tatingin niya, bakit siya takot? Kilala niya ba yung mga kapatid niya? Yung kapatid niyang dalawa doon, no, yung sumunod sa kanya, si Simeon, at saka si Levi, pumatay ng isang grupo ng tao. Then, na kinuha yung kanilang kapatid. Naalala niyo yun? Si Dina? Okay? Bakit si Reuben takot? No? Kasi alam niya yung mga kapatid niya, pumapatay ng tao. Diba? Pumapatay sila ng tao. Grabe, no? Pagka binabasa mo ito, nakikita nyo ba yan? Hindi, di ba? Pagka nakikita natin yan, pagka dinadisect natin, we are rightly dividing the word of truth. Okay? Nakikita natin, ano? Nagiging totoo, para siyang teleserye. Para siyang tunay na teleserye ko. No? Okay, nasaan na tayo? Okay, si Reuben. Okay, sana. Kung kaya niya, no? Pwede niya naman sabihin, oy, ako ang pinakamatanda dito. No? Hindi natin sasaktan ng kapatid natin. Iuwi ko siya. Pwede niyo bang sabihin yun? Pwede. Pamalay ka eh. Nasa iyong authority. Pero takot siya. Takot siya. Now, in that case, hindi natin si Judah. Natin si Judah, okay? Judah. 26 and 27. Natin si Judah. Anong sinabi ni Judah? Natin si Judah, spare pa rin yung buhay niya. Okay? Ha? Mukha silang pera. Buti na lang, mukha silang pera. No? Tignan natin. Nasaan na tayo? 26 and 27. Tignan natin yan. Sabi dyan, and Judah said unto his brethren, what profit it if we slay our brother and conceal his blood? Anong pakinabang natin kung papatayin natin yan? Kasi tatago lang. No? Come and let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother and our flesh, and his brethren were consent. Content. No? Nakontento na, ano? Okay na yung mga kapatid niya. Sige nga, tama. Imbis na patay natin ito, pagkakitaan na lang natin. May pera pa tayo, na-read pa natin ito, napaalis pa natin itong kapatid natin na ito. Hindi na tayo kukulitin ito ng mga dreams niya. Okay? Okay. Anong feeling ng isang tao na galit sa'yo mga kapatid mo, pinuntahan mo sila doon,
para alamin kung sila ay nasa mabuting kalagayan. At ikaw, imbis na maganda ang maging pakitungo nila sa iyo, ang ginawa nila sa iyo, bala ka nilang patayin, buti na lang, no? Hindi ka nila pinatay. Ang ginawa naman sa iyo, binenta ka. Magkano lang daw yung pagbenta sa kanya? 20 pieces of silver. Binenta siya. Mag-isa ka lang, no? Mabuti pa si Shadrach, si Meshach, si Abednego, si Daniel. Marami pa sila eh. Di ba? Okay pa yun eh. Parang lalakas pa yung loob mo eh. Ang dami niya. Sige, sama-sama tayo. Malakas pa loob natin eh. Pero ikaw lang mag-isa. Mag-isa kang pumunta doon. Mag-isa ka ngayon pupunta ng Egypt kasi ibibenta ka. Yan ang pakiramdam ng isang taong nag-isa. At pakiramdam ng taong binenta. Sinagbenta sa'yo mga kapatid mo pa. Okay? Now, tingnan natin kung anong attitude ni Joseph. Binenta na siya, galit sa kanya mga kapatid niya. Pagdating sa Egypt, siya ay binenta kanino? Kay Potiphar. Okay, maganda dito sabi dito sa 39, 2, the Lord was with Joseph and he was a prosperous man. And he was in the house of his master, the Egyptian. Okay, anong katayuan ni Joseph dito? Bilabeg, mahal ng Panginoon, no? Inutusan. Ay, mahal siya ng kanyang tatay. Inutusan siya. Eventually, yung status niyang ganun ay nawala. At siya ay naging alipin. Naging alipin siya. Tingnan natin. Doon sa, and he fell all that he had in Joseph's hand. Okay? Siya ay mabuting alipin. Mabuti ba siyang alipin? Siya ba ay naging mabuting alipin? Yes. Yes, naging mabuti siyang alipin. No? Hanggang sa binigay sa kanya lahat ng authority, no? Was a godly person and well favored. Okay? Okay? Godly person siya. Magpasok lang dito, pasok lang mga bata. Sige. Yeah, matinig lang kayo, no? Listen lang kasi ang napakaganda ng kwento ni Joseph. No? Okay, si Joseph daw ay okay, binigyan siya ng authority, no? Pinagkaloob sa kanya yung pamamahala. No, siya ay pamamahala, no? Okay, now, okay, makinig lang tayo, no? So sabi dito, and he knew not, oh, he had saved the bread which he did eat, no? Alam niya na lang, ni Potiphar ay yung pagkain na kanyang kinakain. So, wala na siyang pakialam sa iba dahil alam niya na cover na yung lahat ni Joseph. No? Ang sarap na, no? Sa isang kumpanya, pag yung boss mo, no, pinagkatiwala sa iyo lahat ng mga decision making, no? Yung pinaka-boss din, no? Sitting pretty na lang yun kasi alam niya, yung tao niya ay gumagawa ng matuwid. Yan si Joseph, no? Kaso lang, ito na naman, no? Okay? Problema na naman. Kasi ang guwapo ni Joseph, eh. Sabi dito, no? He is a goodly person. No? Sa tingin natin, ano, guwapo na siya sa kanyang physical, guwapo pa siya sa kanyang kalooban. No? Kasi yung napakabait ni Joseph. Yung, saan ka pa, no? Kung nakakita ka ng ganyang person, no? Okay? Ngayon, ang problema ngayon, master's wife cast her eyes upon Joseph. No? Yung kanyang asawa ng kanyang master, ni Potiphar, ay nagugustuhan si Joseph, no? And she said, lie with me. No?
39:7, she spake to Joseph day by day. Ano yung sabi ng araw-araw? Kinukulit si Joseph, no? That he hearkened not unto her to lie by her or to be with her. No? Sabi dyan, sa 39:10. Okay, anong reaction ni Joseph? Sa 39:8-9. Tingnan natin, 39 na tayo, 8 and 9. Anong reaction ni Joseph? He refused. But he refused. Sabi dyan, and said unto his master's wife, behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he had committed all that he had to my hand. Lahat ng bagay na to ay kinumit na ng aking master sa akin. Kung ba, pinagkatiwala na sa akin. No? Sabi niya, there is none greater in this house than I. Wala nang pinaka, kumbaga sa panahon natin ngayon, mayordomo siya. Wala nang pinaka makapangyarihan dito sa akin, kundi ako. No? Maliban siya sa master niya. Neither hath he kept back anything from me, but thee. No? Ikaw lang, no? Kasi, bakit daw? Okay, sabi dyan, no? Because thou art his wife, and how then can I do this great wickedness and sin against God? Kanino daw siya magkakasala? Okay, sa Panginoon, number one. Magkakasala rin siya dun sa babae. Magkakasala rin siya for sure kay Potiphar. Pero, kanino daw siya unang magkakasala? Sa Panginoon. Okay, may verse tayo. No? Anong verse natin? Yung Psalms 119:11. Sabi ko, sabay-sabay tayo. Psalms 119:11. Go! Thy words have I hid in my heart that I might not sin against thee. Okay. Sabi dyan, si Joseph hinide niya sa kanyang puso ang salita ng Panginoon para hindi siya magkasala sa kanya. Okay? Daw, ngayon yung panlaban natin doon, no? Pag tinutokso tayo ng ganito, no? Okay? Labas natin kung ano yung tinago natin sa ating puso. I-share na yung salita ng Panginoon. Okay? Ito na! Problema na naman! Okay? Tama ba yung ginawa ni Joseph? Yes. Okay, he refused. Okay? Joseph went into the house to do his business. Ito na. Ito na yung moment na yon. And there was none of the men of the house there with it. Okay? Wala daw. Naka-set up yung bahay. Walang mga tao. No? And he caught him by his garment, saying, lie with me. And he left his garment in her hand and fled and got him out. Okay? Pagkasalanan daw na ganito, anong daw dapat mong gawin? Plead. Hindi ka pwedeng mag-resist. Hindi mo kaya yon. Ang dapat mong gawin, tumakbo. You run. You plead. Okay? And God did it. Ito na ang problema na naman. Okay? And Joseph's master took him. Siyempre, nagsumbong na yung asawa. No? Siyempre, iba na yung sinabi nun. Ibang kwento na. Okay? Kasi ayaw nga sa kanya. Nakakaya yun. No? Nakakaya yun. Nire-refuse ka palagi. No? Siguro nagbe-burn na yung desire niya doon kay Joseph. Grabe naman. Parang siyang na-exing. Pero lagi siyang nare-refuse. Rejected. No? Ngayon, nag-burn na yung last niya kay Joseph at nag-proceed na doon sa kasinungalingan. No? Ito na. And Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prison were bound. And he was there in prison. Okay, sabi nga doon, nasa dungeon siya. Yung dungeon yung pinaka-inner room ng prison, yung pinaka-malalim. Nandun si Joseph. Okay. Grabe, no? Ano nangyari mo na kay Joseph? Papatayin siya. Hindi, buti na lang, hindi siya pinatay, binenta siya, no? Nagpakatapat siya, ginagawa niya yung
kalooban ng kanyang master, no? Na pinagpapala yung master niya, no? Pero ito na naman, no? Natukso na naman, dinutukso na naman siya, pero hindi siya nag-refuse siya. Tama ba 'yung ginawa niya? Yes. Tama ba 'yung nangyari sa kanya? Yes. Hindi. Nakulong siya. Okay. Tragedy, within tragedy, yung nangyari kay Joseph. Okay. Lord was with Joseph, maganda dito, and showed him mercy, and giving favor in the sight of the keeper of the prison. Yan, sa verse 21. Okay? Ang ganda, no? Ha? Maganda bang sabihin sa inyo na nasa inyo ang Panginoon? Yes. Kasama niyo ang Panginoon? Di ba? Pharaoh was wroth against two of his officers, against the chief of the butler and against the chief of the baker. Nasa kulungan na siya, meron din nakulong. Mga official, no? Mga chief butler and chief baker. Actually, chief butler, mahalaga yun eh. No, yun yung, actually, yun yung, hindi lang yun yung nag-ano ng mga wine, no? Ano rin yun ng, para advisor din ng hari yun eh. No? Actually, yun nga yung in-advise niya mamaya, later on, mag-advise siya, no? Naalala niya, nagkasala ako. Mamaya, maalala niya yun. Yung baker, mahalaga ba yun? Yung chief baker? Yes. Oo, oh, cook yun eh. Siya yung nagluluto. Lagyan niya lang ng lasa yung pagkain ng hari, tapos yung hari. No? Tapos si ganyan baker. Sila kaklose. No? Yung wine, lagyan lang ng lasa yung batay. Sila yung pinaka number one na pwedeng gumawa ng masama sa hari. Ngayon, di natin alam kung bakit na-offend yung hari at sila'y nakakulong. Nakulong sila, no? Nandun din sila with Joseph. Okay? Habang natutulog sila, nagkaroon sila ng panaginip. No? Si Chief Butler at si Chief Baker. No? Pagising nila ng umaga, ang countenance nila, sad. No? Dumaan si Joseph. No? Ang ganda, ang galing ni Joseph, eh, no? Nararamdaman niya kung ano yung feeling ng mga tao. Di ba? Huwag kayo manungkot. Yeah. Minsan bilang Kristiyano dapat alam natin, no, kung ano yung mga feeling ng mga nasa paligid natin. Okay? No, si Joseph alam niya. No, at tinanong niya. Ba't kayo malungkot? Kasi nanaginip nga. Yung panaginip ng butler, three branches, no? Sabi doon, ibig sabihin nun, in-interpret niya, that's 3 days. And Pharaoh will lift up thy head and restore thee. Ang ganda ng interpretation ni Joseph kay Chief Butler. Okay, narinig ngayon to ni Chief Baker. Uy, meron pala nag-i-interpret, no? Sinabi niya rin, ano? Okay? Si Joseph ba ay nagtatangi ng tao? Kasi pwede niya rin dokumento si Chief Butler. Chief Butler! Re-restore ka ng Panginoon! Okay? Pero anong sinabi ni Joseph? Totoo ba yung sinabi ni Joseph? Okay, kasi yun ang totoo. Bilang Kristiyano, kasabihin natin kung ano yung totoo. Okay, anong totoo? Pag ang tao namatay at hindi napatawad ng kanyang kasalanan, pupunta siya sa impyerno. Okay? Pero ang maganda, hindi natapos doon. No? In Romans 6:23, ang sabi doon? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Sinabi ni Joseph kung ano yung totoo. No? Sabi doon, that the three white basket is 3 days. And Pharaoh will lift up thy head from off thee and shall hang thee on a tree. Sabihin mo yun, ano? Mamamatay ka. Yun lang ibig sabihin mo. Yun lang ibig sabihin mo, no? Pagbabalikan natin, Chief Butler, mamamatay ka. Baker? Chief Baker pala. Chief Baker, mamamatay ka.
Hirap na, di ba? Paano paano mo sasabi sa isang tao na malalaman mo mamamatay siya? Hirap, di ba? Pero pwede mong sabihin, ano? Kasi yun ang totoo. Sa mga tao ngayon, ang tao, pag namatay, hindi napatawad yung kasalanan, mamamatay sila. At sinasabi natin yan sa Ebanghelyo, sa Gospel. Yung mga kaibigan natin, pag hindi pa natin yung nasasabihan, hindi tayo katulad ni Joseph. Alam natin, pero hindi natin sinasabi. Okay? Ano tayo? Ang dami pala nito, no? Na ano natin, na-review natin yung Joseph, no? Sana tayo? Okay? Natapos na doon, ano? At makikusap si Joseph, di ba? Kay Butler. Sabi niya, no? Pag nandun ka na, na-restore ka na, no? Lalahanin mo naman ako. Ako'y walang kasalanan. Ako isang Hudyo, dinakaw ako dito, no? At nandito ngayon ako nakakulong, pero sa krimen na hindi ko ginawa. Dumaan ang 2 taon. Full 2 years. 2 full years. No? 2 taon ang paghihintay mo, no? Ilang taon na siya noon? 19. Ha? 17 siya, di ba? Una? Okay, nung umarap siya kay Pero, ilang taon siya? 19. Hindi? 30 years old na siya, daddy. 30 years old. Ilang years na yun? Lumipas, 17? 13 years. 13 years na, ito na yun. 13 years, no? Nung 20 po siya, ilang taon siya lang, nung 2 years, bago yun, nung 30 siya, 28 siya noon, nung sinabi niya kay Chief Butler yung mangyayari sa kanya, and after that, 30 years old siya, haharap ngayon siya kay Pero. Ito na yung binasa natin kanina. Okay, handa na ba si Joseph pumarap sa Pero? Yes. Sa lahat ng mga experience niya? Handang-handa si Joseph. Ganun si Joseph, hinanda ng Panginoon para on that particular moment, siya ay handa kausapin yung Pero. Okay? Ito na, Pharaoh's Dream, 41. Nag-iinit na si Pharaoh. Yan yung dalawa yun. Ito, kita niyo yung dalawa? Yan, no? Ito yung chief butler, ito yung baker. No, nakikinig siya, na-interpret ni Joseph yung kanyang dream. Okay, nalang niya rin. Okay. Ito na yun, no? Ito na yung outline natin. Okay. Ano nangyari sa 41? God choose a man. Tumawag ang Panginoon ng isang lalaki. Sino siya? Si Joseph. Si Joseph. Okay. So titingnan natin yan sa ating katayuan ngayon. Sa church natin, may tinawag ang Panginoon na isang lalaki. Sino siya? Ang ating pastor. Si Pastor Ace. Tinawag siya ng Panginoon. No? Bakit hindi marami? Kasi pinaglayunin ng Panginoon, tumatawag ang Panginoon ng isa. Mangin mo kami dalawa ni Pastor dito. Na, dalawa kami. Or tatlo kami nila dati. Tatlong Pastor. Diba? Hindi ganun eh. Tumawag ang Panginoon ng isang tao. No? Whom the Spirit of God is. Discreet and wise. Discreet, ibig sabihin niyan, magaling magsalita. Okay, paano magsalita si Joseph? Nagsasalita siya na may katotohanan, hindi siya nagsisinungaling. No? Kung yan ay masama, masama. Kung yan ay mabuti, mabuti. Kung ang panaginip niya ay yun, yun ang sasabihin niya. Kung anong sinabi sa kanya ng salita ng Panginoon, yun ang ipapahayag niya. No? Kung nasasaktan tayo pag nag-preach dito si Pastor Ace, yun ang totoo eh. Yeah. Hindi niya pwede i-quote yun. I can de-quote yun. Or can de-quote or sugar quote. Tama? Pareho lang rin yun. Okay? Matalino ba ang ating pastor? Yes. Kasi siya ay pinili ng Panginoon. Dapat ba natin supportahan si pastor? Yes. Tignan natin, no? Tignan natin yung ano. Paano natin kailangan supportahan siya? Babalikan natin. Okay.
nung binabasa niya na yung nangyayari. Okay, this is the thing which I have spoken unto Pero. Ito na, nandito na. No? Sinabi na ni Pero yung kanyang panaginip at ini-interpret na ni Joseph yung plano ng Panginoon. Sabi niya doon, this is the thing which I have spoken unto Pharaoh. What God is about to do, he showed unto Pharaoh. Kung ano ang gagawin ng Panginoon ay pinakita niya sa inyo, Pharaoh. Okay, ano daw yun? Behold, there comes 7 years of great plenty through all the land of Egypt. No? Okay? May mga ganyan tayo, no? May plenteous, no? Meron tayong mga instance na tayo ay pinagpapala ng marami. No? Enjoy natin yan. Pero meron din instance na tayo ay hindi pagpapalain. Kita mo dyan, no? There shall rise after them 7 years of famine, tag-gutom. And all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt, and the famine shall consume the land. Imagine ninyo, no? Bibigyan sila ng 7 years na tag-ani, na marami, no? Kung hindi nila alam at sila ay naging hindi mabuting steward ng Panginoon, marami kang pera ngayon, no? Gastos dito, gastos doon, bili nito, bili nito, bili ng bagong sapatos, may bagong cellphone, bili, no? Kain ng mga, ano yun, mas masarap na pagkain, mga buffet. Kain ka sa kinainan, nakakarahan lang. Sa ano, no? Daming pagkain. Na sa sobrang dami ng pagkain, lahat hindi mo na makakain. No? Yung sa Vikings. Ang daming pagkain doon, no? Ikaw na ang magsasawa kumain. Sasakit na yung panga mo sa kakamuya. Now, and the plenty shall not be known in the land by the reason of that famine following, but it shall be very grievous. May darating na panon, mag-rock bottom ka, no? Sasaubsob ka. Okay? And for that, the dream was doubled unto Pharaoh twice. Ano daw yung dalawang dream? Yung pat at saka yung pat. Ano ba yung, ano kayo yun? Kin. No, kin. No? Pat, kin, well, kin, at saka yung lean. Lean and ill flesh. And ill flesh. Kin. No? Isang mataba, isang payat. Kinain ang payat yung mataba, pero yung payat hindi tumaba. Ano yung sumunod? Yung corn. Ear ng corn. No? Okay, 7 din yun, ano? Yung isa maganda, well, yung isa, thin. Yung thin, kinain nyo? Well. Well. Ano nangyari? Itong gumanda ba yung thin? Hindi, ganun pa rin. Sinabi dyan, no? For that the dream was doubled, dalawa, unto Pharaoh twice, it is because the thing is established by God, and God shall surely bring it to pass. Mangyayari ka agad to. Agad-agad. Okay, ito na. Ito na ang plano, no? Alam na yung problem. Tama? Bakit ka nag-create ng plan? Kasi may sasagutin kang problema. Tama? Yes. Ba't ka nagpa-plano? Kasi gusto mo, pag laki mo, maayos ang buhay mo. Tama? Ba't ka nag-aaral ngayon? Ba't kailangan natin mag-aaral ngayon? Ba't nahihirapan tayo? Kahit nasa bahay tayo nag-aaral, mahirap pa rin, di ba? Madali ba mag-aaral sa bahay? Hindi. Di ba? Kasi lalo na, teacher mo, nanay mo. Di ba? Si Yohan, lagi yan, ano? Gabi-gabi yan. Ang teacher niya, nanay niya. Sila ati Jamie, sila lahat yan, no? Lahat ng pahirap sa school, nandun lahat. No? Pag mag-aral ka, mag-aral ka, mag-aral ka. No? Ang maganda doon, may bunga siya eh. Di ba? May bunga siya, no? Secondary na lang yung mga honors, good unit. Pero ang bunga, pinakamagandang bunga nun, ay yung pinapasok mo sa iyong pag-iisip.
Magagamit mo lahat yan pag ikaw ay tumanda. Okay? Now, nasaan na tayo? So, sa 36. Okay, saan na tayo? Let Pharaoh do this and let him appoint officers over the land. Sabi dyan? Now, therefore, let Pharaoh took out a man. Isa lang yan, di ba? Hindi men. Hindi group of men. Okay? Yun ay ang ating pastor sa panahon natin ngayon. Yan siya. Discreet and wise and set him over the land of Egypt. Sabi dyan? And let Pharaoh do this and let him appoint officers. Okay? Sa panahon natin ngayon, nandito si Pastor Ace, niibigyan tayo ng mga task. No? James, ikaw ngayon mag-preach kasi mag-preach ako sa iba. Pwede ba akong umindi? Pwede. Bakit pastor? Bakit ako mag-preach? Dapat ikaw nag-preach, ikaw pastor po eh. Pero sumusunod tayo sa kanya kasi pag hindi ka sumunod, yung plano masisira. May plano ang Panginoon eh, di ba? Pwede ba yung mga officers ni in-appoint ni Joseph ay humindi? Yes! Pero mag-a-appoint siya ng mga tao, ng mga evil men, to teach. Kung ganito, no? Kaya sinabi ni Pastor Ace, Daddy, gawin mo naman itong pulpito. Pwede sabihin ni Daddy, ayoko, bayaran mo ko, malaking bayad dyan. Pero hindi ganun, no? Sumunod tayo sa tinawag ng Panginoon. Pag ginagawa natin yung task natin, mabubuo natin yung plano. Sa church natin, may plano ang Panginoon. May plano ba ang Panginoon sa church natin? Yes. Lahat ba tayo ang may gagampanan sa plano na yon? Yes. Yes. Okay, ganda, no? Okay. Now, in that case, nasa na tayo? And let him then, let them gather all food of those good years in King Lehab corn under the hand of Pharaoh and let them keep food in the cities. No, ito na. Okay, napakagaling ni, sa management. Magaling ba sa management si Joseph? Yes. Yes, and good. Ang tindi ng pinagdaanan niya, no? Umpisa, minanage siya, no? No, anong tinuto sa kanya ng tatay niya? Sumunod. Natuto siyang sumunod. Next, nung nandun na siya kay Pero, natuto siya mag-manage na isang actually, pati yung field ni Pero, siya yung nagmamanage eh, di ba? Okay, ngayon, binigyan na si Joseph ng mas malaking task. Sabi ng Panginoon, ang mapagkakatiwalaan mo sa maliit ay mapagkakatiwalaan mo sa malaki. Tama? Yes. Okay. Ano tayo? Okay, do na. And that food shall be for store in the land against the 7 years of famine which shall be in the land of Egypt, that the land perish not through the famine. Okay, magkakaroon ng plenteous 7 years. Anong sabi niya? Dapat mag-subi tayo. Ano yung subi? Mag-impok tayo, magtabi tayo. No? Hindi tayo one-time millionaire. No? Pag binigyan tayo ng mga pag-aari ng Panginoon, kayamanan, no, dito sa lupa, huwag tayong maging one day millionaire. Nakikita natin yan sa ibang mga tao. Pag nagkaroon ng pera, hindi mo na alam. Pagdating pa lang, iniisip na kung anong bibilin. Okay? And the things was good in the eyes of Pharaoh, in the eyes of all his servants. Okay, ganda ng plano ni Joseph. Approve ba kay Pero? Yes. Approve na approve! Okay. Sabi dyan, ano? Pero and his eyes and all his servant, pati yung mga servant ni Pero, yung mga officers niya. Approve. And Pero said unto his servant, can we find such a one as this is? A man of whom the Spirit of God is? Yes. Makakahanap pa ba tayo ng isang ganitong tao na ang Espiritu ng Panginoon ay nasa kanya? Wala na. Sino pa? Ikaw na yon. Sabi yun. And Pharaoh said unto Joseph, for as much as God had showed thee all this,
there is none so discreet and wise as thou art. Wala nang kasing discreet at kasing talino na tulad mo. Okay, ulang. And thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled. Only in the throne will I be greater than thou. Robin, pagtitiwala ni Pero. Lahat ng to, ikaw na magpamanage. Mataas lang ako sa'yo dahil kasi nakaupo ako dito sa trono na to. Grabe. Kunyari, si Manny Pangalinan, boss namin yun. Bigla sabihin sa akin, James, wala nang ibang magmamanage ng buong company ko. Smart PLDT. Yucky! Ikaw na yun! Magugulat ako eh. Mabubulat ako nun. Pero si Joseph, mabulat ba siya? Hindi, kasi handa na siya. Eh, anong naghanda sa kanya? Yung experience niya. Hinanda siya ng Panginoon. Diba? Okay? Hinanda siya ng Panginoon. Okay, itong maganda dito, no? Hindi lang sinabi ng pero. Ano daw yung mga patunay na siya yun? And Pero took up his ring, no? Yung ring ng Pero. Yung ring ng Pero, yun yung ginagamit para isil ang isang bagay. Selyuhan. Ang sinabi ng hari ay yun ang mangyayari. The ring of the Pero is a sign of power. Kapangyarihan. No? And put it upon his hand. Nilagay yung kapangyarihan sa kamay ni Joseph. Arrayed him in vesture and fine linen. No? So panahon nila dati, hindi madali ang tela. At ang mga fine linen. Ito ay expensive. No? Kaya nung binigyan ni ilang raiment yung binigay ni Joseph kay Benjamin? 5. 5. Hindi yan basta. Kumbaga parang ano yan, sa panahon natin yung pinakamahal na mga suit. No? Yung mga Versace. Yung mga kung ano man yan. Hindi naman tayo nagsusuot yan. No? Ganun yan. Ganun kamahal yan. And put the gold chain about his neck. Ang gold chain ay, yan din ay simbolo ng pero. No, yung titignan nyo, no, pag nagtukos yung may mga pero, nakahubad, tapos meron yung ganun dito, gold chain. Yung malalaki yun, hindi yung chain na ganun lang. Yung malalaking chain yun, parang damit yun. No? Parang breastplate yun. No? Yun ay simbolo ng kanila kapangyarihan. Authority. Okay. May plano si Joseph? Pero ang plano ba ay good? Yes, good ang plano, tama? Pero pag ang plano hindi na-execute, good ba ang plano? Hindi, wala rin siyang kabuluhan. Plano lang siya. Drawing. Sabig doon. Drawing. Pag hindi siya na-execute. Ngayon, tingnan natin kung paano siya in-execute. Okay, sa verse 41-48. Okay? Tingnan natin. Verse 41-48. Execution of God's plan. In-execute siya. No? Hindi lang siya plinano. In-execute din siya. Okay, 41, verse 48 and to 49. Basahin natin. 49. And he gathered up all the food of the 7 years which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities, the food of the field which was around about every city laid he up in the same. And Joseph gathered corn as the sand of the sea, very much until he left numbering
for it was without number. Hindi na mabilang. Grabing execution nyo. He gathered. God is also want us to gather. Kinakanta natin yung bringing in the sheep. Bringing in the sheep. Ano ibig sabihin nun? We gather. Sinong dapat natin i-gather? Souls. Yung mga kaluluwa ng mga tao. God gave us a leader, our pastor, na dapat natin suportahan. He has the vision. Sa kanya ang vision. Binigay sa kanya ng Panginoon yun. No, nung panahon na yun, no, binibiro ko si pastor nun eh. No, sabi ko, handa ka na ba? Napakalaking task niyan. Ako, number one na ano ako ni pastor eh. Nung sa Bible study namin eh. Hindi ba di madali yung papasukin mo? And as we go through, nakikita ko yung passion niya. Nakikita ko paano gumagawa ang Panginoon sa kanya. Sabi ko, on a particular day, susuportahan ko tong tao na to. Kahit nasaan kami pusunda. Mahirap gawin yung aalis kami sa church namin. Ang sarap doon, ang lamig, malamig, mas malamig dito yon. Mas malaki yung lugar na yon. Mas maraming pera yon. Mas maraming tao yon. Ba't pupunta ako sa mas maliit? Kasi nakita ko na ang Espiritu ng Panginoon ay nasa kanya. Nakita ko kung paano siya napahaba-haba. No, yung mga experiences niya. No, tahimik siyang tao, pero nakikita ko yun habang kami nagko-converse, nag-uusap kami. No. Minsan, nagsisigawan kami niyan sa Bible study. Kasi may mga point ako na gusto kong i-point sa kanya. Yung mga alam ko, nakikita ko na lahat yun ay mali. Okay? Now, in that case, no, paano natin i-gather na meron tayong plano? No, may plano ang Panginoon. Magbibuild siya ng church dito sa San Mateo. Nagbiglagay siya ng tao. Mag-gather tayo ngayon ng mga souls. Ang ganda doon, di ba? Sabi ko, hindi man ang number. Hindi mo mabibilang. Binibilang natin ngayon. Isang taon pa lang tayo. Ilan na kaya? Parang magsampung taon na. Marami na tayo. Okay? Yun yung vision natin. Yun ang vision ng ating pastor. No, mga Kristiyano na hindi watered down, no? Na saya lang, happy-happy lang. Hindi sitting pretty. Sitting pretty lang. No, kainan lang. Fellowship. No, fellowship lang. Mga ginagawa doon. Kapi-kapi. Kapi-kapi lang, no? Alam Starbucks. Mayroong Starbucks sa ilalim. Oh, no? Starbucks. Graphics ng Starbucks. Sabi nga ng Panginoon, huwag mong gagawin bentahan yung ano eh. Bahay sila. Okay? Masarap doon, pero hindi yung kalooban ng Panginoon. Hindi yun yung plano ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon, we are going to bring the sheep. We are going to gather souls. We are going to be a fisherman also. Diba? Okay. Saan na tayo? Ganda, diba? Ang ganda ng Joseph. Diba? Kung titignan nyo, no? Meron ganong perspective. No? Nung inaaral ko ito, napakaganda ng Joseph. Kahit ulit-ulitin ko yung kwento ni Joseph, napakaganda. No? Open the storehouse. Binuksan na ngayon yung storehouse. Nag-gather na nila. Anong execution? Ay, tayo-tayo na lang dito. No? Tayo-tayo dito. Kung natin tayo magpapasok ng iba, happy naman tayo eh. Anong ginawa nila? They open the storehouse. Inopen nila sa lahat para lahat ay makabili. No? Hindi mag-suffer yung mga nasa labas kasi mamamatay sila. Okay? Are we ready to open the storehouse? Are we ready to gather? Ready ba tayong mag-gather ng souls? Ready ba tayong i-open itong ating simbahan sa iba? Ready tayo. Meron tayo, huwag lang sa mga maling kaaralan. At meron tayong pastor, no?
handa na tayo ipagtanggol. Handa para alamin ang kalooban ng Panginoon para sa atin. Okay? Anong outcome? Okay? May plano na execute. Anong bunga? May bunga ba? Yes. Okay, tingnan natin, no? Countries come to Egypt in 4157. Sabi doon, no? Sila ay naging daluyan ng buhay at pagpapala. Di ba? Imagine mo kung si Joseph wala doon at wala nagsabi doon sa king na magkakaroon ng plenty sa 7 years. At meron magkakaroon ng taggutom na 7 years. At yung plenteous ay kakainin lamang ng taggutom. Patay lahat ng tao. Okay? Asa na tayo? 41, 57. Sabi dyan? And all the countries came into Egypt to Joseph for to buy corn because the famine was so sore in all lands. Lahat ng kalupaan, matindi na yung taggutom. At wala nang ibang source kundi Egypt. Ang Egypt. Gusto ba natin maging isang church na source ng buhay sa gitna ng taggutom? Maraming na yung mga tao gutom sa salita ng Panginoon. Gutom sa kaligtasan ng Panginoon. Handa ba tayo? I-gather sila at i-open ang ating maliit na simbahan para sa kanila? Amen! Okay, sa 47:24-25. Nasa last part na tayo. Sabi dito 24 and 25, and it shall come to pass in the increase that ye shall give the fifth part unto Pharaoh. No? Yung panahon na to, no? Wala na. Ubus na yung mga kayamanan ng mga Egyptian. No, nabenta na nila, dapat nilang mabenta yung land, yung sarili nila kay Pharaoh. Wala na eh. Eh buti lang, mayroon silang nabibili. At wala nang kwenta yung pera. Kaya anuin mo nga naman yung pera kung ikaw nga ang pinakamayaman, wala ka namang mabiling pagkain. Meron kang million-million sa bank account mo. Wala ka namang mabibila ng pagkain. Walang kwenta yun. Tama? Okay. Okay? Sabi dyan, and he shall give the fifth part. Ano yung fifth part? 20%. 20%. Sabi dyan. The Pharaoh and four parts shall be your own. Okay? Yung 80% sa inyo. For seed of the field and for your food and for them of your household and for food for your little ones. And they said, thou hast saved our lives. No, sa panahon natin ngayon, pagka kinuhanan mo ang tao ng 10%, galit pa sa yun. Ito talagang gobyerno natin, kung makahingi ng tax, ganun-ganun na lang, wala namang ginagawa. Pero ito, no, 20% ang hinihingi sa kanila. Ang Kristiyano, magkano hinihingi sa atin ng Panginoon? 10% lang, mababa sa 20%. Pero anong reaksyon ng mga tao? No? Imbis na umangal, anong sabi nila? Okay, nagpapasalamat pa sila. Kasi nakita nila na kung hindi yung ginawa ni Joseph sa kanila, patay sila. Actually, mababa pa nga yun sa tingin nila eh. Talaga nagpapasalamat sila. Okay. Accept the land of the priest. No? Accept the land of the priest. And they said, thou hast saved our lives. Let us find grace in the sight of my Lord.
and we will be Pharaoh's servant. Okay? Tayo ba? Diba, niligtas tayo ng Panginoon? Yes. Kung hindi tayo niligtas ng Panginoon, saan ba tayo? Sa impyerno. Sa impyerno. Karapat dapat ba tayong magpasalamat sa Kanya? Yes. Yung 10% ba, malaki ba yun sa Kanya? Hindi. No? Ito 20%, no? Nagpapasalamat pa yung mga Egyptian. Ay, grabe talaga itong ano ni Joseph. Okay. Tatapusin ko po yung kwento na to, no? Nakita natin kung paano God choose a man, no? Pumili ang Panginoon ng isang lalaki. And itong lalaking nito ay binigyan ng Panginoon ng vision. Yung vision na to ay kailangan niyang i-execute. Tama? Pumili siya ng mga tao. Pinili tayo, di ba? Paano daw natin i-execute? Soul winning. We gather. Next, open the storehouse. Buksan natin ang ating simbahan. Sa mga bata na to, itong mga bata na to, mga bata pa lang to, makulit pa to ngayon. Pero eventually, sila'y natataniman ang salita ng Panginoon. Okay? Then, makikita natin yung outcome. Marami ang mga naliligtas na tao magpapasalamat sa Panginoon. And willing also na maglingkod sa Kanya. Sabi dyan, we are Pharaoh's servant. Sana marami tayong marinig ng mga tao na sasabihin nila, kami ay mga lingkod ng Panginoon. Saan ang galing? Sa diadem. San Mateo. Okay? Sabi doon sa Romans 8.28, yun na lang yung lalakas ko, no? Ang iyakan ako. Sabi doon sa Romans 8.28, anong sabi ko doon? Kung ano man ang mga katayuan natin ngayon, pangako to ng Panginoon. Romans 8:28. Anong sabi po dyan? And we know that all things work together for good to them who are called. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Do we have a purpose? Yes. Are we called? All these things, no? Lahat ng to, no? Ay nagkakalakip-lakip na gumagawa doon sa mga nagmamahal sa atin at tinawag niya. Okay? Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat muli, Ama, sa gabing ito. Napaalala niyo po sa amin kung ano ang aming purpose. Kung anong plano nyo sa aming simbahan, sa aming kalipunan, sa aming kongregasyon. Pumili kayo, Panginoon, ng tao na mamumuno sa amin. No? Siya ay karapat dapat na bigyan ng double portion. Ng respect, ng pagsunod. Salamat, Ama, at binigay mo, Panginoon, ang plano sa kanya. Handa kami, Panginoon, magpasalo, Panginoon, sa inyo at sa pinili mo. Ganun din, Panginoon, tulungan nyo kami as a church na gampanan, Panginoon, yung mga dapat namin gampanan sa inyong plano. Hindi po kami maghihinto, Panginoon, na mag-gather ng mga kaluluwa, Panginoon, sa lugar na. Ganun din, Panginoon, handa kami i-open ang aming mga sarili. Malalaman, Panginoon, na kami ay alagad mo dahil kami ay nagmamahalan sa inyo. Ganun din, Panginoon, salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako, Panginoon, ng lahat ng bagay ay nagkalakip-lakip, Panginoon, na gumagawa doon sa mga tinawag mo. At alam mo, Panginoon, ang aming purpose. Maraming pong salamat po din sa gabing ito. Patuloy na yung pinapanalangin ng aming pastor na sa kanilang pag-uwi, Panginoon, kayo pamangunan sa kanila. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga kaluluwa nandito. Handa, Panginoon, na makinig pag-aral ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen.
Thank you.